Kumusta kayo mga kaibigan at mga kapatid? Welcome uli sa ating daily devotion at biblical adventure. At ngayong araw na ito ay patuloy tayong bibiyahe sa ating pag-aaral ng kanyang salita. So, sa araw na ito, napaka-init po dito sa amin. Nasa 34 degrees. At ganyan, pabago-bago yung panahon ngayon. Minsan ay umuulan, minsan naman ay napakainit. Pero araw-araw ay isang pagpapala o blessing ng Panginoon. Araw-araw din may mga balita tayong naririnig. Pero ilan sa mga balitang ito ay totoong-totoo o ibig kong sabihin, ay 100% na ito ay katotohanan. So sa araw na ito, ating pag-aaralan ang tungkol sa katotohanan versus ang kasinungalingan. Truth versus lies. At ang ating bersikulo ay makikita sa Exodus 23:1. At sinasabi, "Thou shalt not raise a false report. Put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness." Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Sa mga kalsada, may mga road signs o warning signs nakikita natin na dapat nating sundin. Mga ilan dito ay katulad ng slow down, men at work, sharp curb, dead end, stop, detour, no texting while driving. At marami pang iba. Ito ang mga ilan sa mga road warning signs. At iba rin mga traffic rules. May mga dapat at hindi dapat nating sundin, lalo na sa mga nagde-drive o sa mga dumadaan sa mga kalsada. Sa libro ng Exodus ay ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa Israel at doon ay binigay ito para maging gabay nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At isa dito ay ating mapapag-aralan. Sa Exodus 20:16 sinabi, "Huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa." In other words, do not spread false reports to others. So, alam nyo ba nung panahon nung 2018 baseball season ay merong isang coach ng team ng Chicago Cubs. Ang Chicago Cubs, isang baseball team na kilala sa Amerika. At pagkatapos ng laro, ay ibinigay ng coach ang bola sa isang bata. So sa malapitan ay kanyang itinapon ito. At pagkatapon nito, ay may isang lalaki na sumalo at kinuha ang bola. So dahil sa pangyayaring iyon, kumalat ang video. Naging viral ang video na kung saan yung lalaki kinuha sa batang lalaki ang bola na ibinigay ng coach sa kanya. So, kumalat sa balita at sa social media na talagang sinisiraan ang lalaki dahil sa kanyang ginawa. Pero hindi niya alam ang buong pangyayari o kwento, lalo na yung mga
nanonood. Kasi bago yon, ang lalaking yon at ang bata ay nag-usap. Kasi merong nung una habang naglalaro ay merong foul ball na pumunta sa kanila at sinalo ng lalaki at ibinigay doon sa bata. Pero ang usapan nila ay kung meron pang bola na darating sa kanila o makukuha nila ay ibibigay niya sa bata. Kumbaga maghahati sila o magsishare sila. So unfortunately ay hindi ito alam ng mga nanonood at karamihan. So nalaman na lang nito pagkatapos ng isang araw kung saan ikinuwento ang buong istorya. So ang mga tao ay syempre ay nagawa na ang damage doon sa inosenteng lalaki dahil sa hindi nila alam o hindi nila nilaman ang buong kwento. Kadalasan, ang alam natin ay nasa atin na lang lahat. Ang alam natin ay yung impormasyon ay nasa atin na lahat. Pero yun pala ay kapiraso lamang. Madali tayong humatol o magkondena sa mga tao na hindi pa natin pinakinggan ang buong kwento. Kaya't babala ng Biblia ay huwag tayong magkalat ng anumang pahayag na walang katotohanan. Kailangan mula nating ikumpirma ang buong katotohanan bago magkomento o gumawa ng reaksyon para hindi tayo mabilang sa pagsisinungaling. Kailangan natin maging maingat sa pagkalap ng balita na hindi tayo makakasira sa kapwa natin. Ano yun ang umaga nung tayo'y nagbisikleta ng madaling araw ng 4 o'clock ay meron tayong nadaanan. May mga bumbero at mga tao doon sa labas. Siyempre, pag alam mo may bumbero ay may sunog. Pero wala pa akong nakitang sunog sa oras na yon. Baka maaring meron silang tinutulungan doon. Pero alam ko, sa isip-isip ko, ay talagang may sunog doon. So, dinaalan lang natin, say, meron tayong pupuntahan. At sinabi ko sa aking kasama. Pero pagbalik ko, tinignan ko kung talagang may sunog. At nandun pa yung truck ng bumbero. At totoo nga na may sunog doon, may nasunog. So, nakumpirma ko na totoo. Ngayon, pagdating ko sa bahay, ay sinabi ni Mrs. na panood niya sa balita na meron ngang sunog doon sa lugar na yon. So, yon ang isang halimbawa na kailangan nating kumpirmain muna yung buong kwento o yung totoong kwento bago natin ito isabihin sa iba o bago natin magkomento sa pangyayaring yon. At tulad na lang ang nangyari sa lalaki na siniraan siya na hindi nila alam ay may usapan sila sa batang yon. Akala nila ay inagaw niya yung bolang para sa bata pero hindi pala sapagkat meron silang usapan na magsishare sila sa bola nilang makukuha. So, ngayong araw na ito, matutunan natin na ito rin ay kautusan ng Diyos. Sa mga Israel, inutusan ng Diyos sila sa hindi lang yung kanilang relationship sa Diyos, pero yung relasyon nila sa kanilang kapwa. Na maging makatotohanan. At bilang mananampalataya, tayo ang mga Kristiyano ay dapat takapaghatid ng katotohanan.
huwag tayong mag-participate sa mga kasinungalingan. Maaring hindi tayo ang pinanggalingan ng kwento, pero maaring mayroong impluensya dahil pwede nating ngayon uso sa social media, ang pag-post sa FB, at sa mga nakikita natin sa hindi lang sa Facebook, kahit sa mga pinopost sa YouTube. So, dapat ay talagang alamin natin muna ang buong katotohanan. Sapagkat alam nyo ba na ang kasinungalingan, yan ay ang ginagamit ng kaaway. Sapagkat ang ating kaaway, siya ang ama ng kasinungalingan. The devil is the father of lies. So we need to ask wisdom from God para yung ating mga salita, gawa, ay magpakita ito ng katotohanan. Kagaya na lamang ng ating, yung sabi ko nga, yung road sign. Yung isa sa mga paborito natin ay yung stop, look, and listen. So, bago tumawid, dapat tumigil ka muna, tignan muna kanan at kaliwa, at makinig. Pero syempre ngayon, meron tayong mga traffic lights. Kung ikaw ba ay titigil o ikaw ay go. So, marang mga sinusunod. Pero ang punto doon ay kailangang mag-pay attention. Kailangan ay buo yung attention natin. Maging sa pakikinig. At maging sa ating panonood. Maging responsable tayong manonood. At magpapasalamat ako kasi yung mga pinapakinggan natin, hindi lang yung mga nakakatawa o yung mga nagbibigay sa atin ng mga kaalaman, pero meron ding nagbibigay sa atin ng inspirasyon para makatulong sa ating paglago, lalo na sa ating relasyon, pananampalataya sa Panginoon. So, para makaiwas sa mga disgrasya at hindi tayo makadamay ng ibang tao, kailangan nating magbigay ng buong atensyon at maging maingat. Kasama sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano ay yung pagiging maingat sa ating pagpapahayag. May responsibilidad tayong itaguyod ang katotohanan at itama ang kasinungalingan. Biruin mo sa bilis ng ating technology ngayon, sa ating panahon ngayon. Sabi nga nila, ang balita ay may pakpak bago pa siguro yung dumating yung mga ito, yung social media. Ay noon pa ay yung balita ay siyempre kumakalat din, pero hindi katulad ngayon na napakabilis. Na talagang may pakpak. Minsan, nauuna pa yung mga nasa ibang bansa na nakakaalam ng balita bago sa atin. May nangyari nandyan dito na kilala natin na nauna pa yung kamag-anak doon sa ibang bansa na nalaman na namatay na yung kanilang kamag-anak dito isang miyembro bago yung mga nandito. So, minsan nangyayari yun. Ganun kabilis ang balita ngayon. Talagang ang nasa technology time talaga tayo, mga kapatid at kaibigan. Pero ito ay may kasamang responsibilidad. Naway tulungan tayo ng Diyos na makinig at makinig ng maigi at magsalita lamang ng katotohanan. At tulad lamang yung mga nandun sa mga witness stand. Iba sinasabi na pre, lalagay sa yung kamay sa Biblia. At
you know, ng pledge. Sabi, do you solemnly swear that you will give the truth and all the whole truth and nothing but the truth? Na ipangako mo, or uulitin niya yung sasabihin niya, ako'y nangangako na sasabihin ang pawang katotohanan, ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. So, para tayong nasa witness stand, mga kapatid. At yun ang ating accountability and responsibility bilang isang mamamahayag. Hindi ka man sa, lalo na tayong gumagamit ng social media. At sana ay maging maingat tayo at maging daan tayo para maipaabot ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Sana ito ay magandang paalala sa bawat isa sa atin, mga minamahal na kaibigan at kapatid. Alam niyo ba na si Jesus siya ang katotohanan? Sabi sa John 14:6, Jesus is the way, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father except through me. Yan yung sinabi ni Jesus. Siya ang katotohanan. At yung katotohanan yun ang mag-set that will make you free, that will set you free. At ikaw kaibigan, kung hindi mo pa naranasan ang freedom na sinasabi ni Jesus, yung kalayaan mula sa kasalanan, sa laang paraan, magtiwala ka kay Jesus na siya lamang ang iyong tagapagligtas. At sa ating mga kapatid, ay tayo ay tagasunod ni Jesus. At kung meron man tayong ipopromote, ay yung katotohanan at hindi ang kasinungalingan. So God bless you, mga kapatid at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong paalala. Nalangin namin na kami ay isang maging instrumento para maitaguyod ang katotohanan at para po ay hindi kami maging instrumento ng kaaway o ng mga kasinungalingan, sapagkat mahalaga po na malaman at maibahagi ang totoo. At sa aming kapwa ay hindi po kami magkakalat ng anumang impormasyon walang katotohanan. Nadapuat kami ay maging maingat at alamin ang buong katotohanan at maging isang tagapagdala ng katotohanan at lalong-lalo na po ang katotohanan ng inyong salita. Salamat sa inyo pong salita at aming ang katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Lahat ng papuri sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat muli sa inyong pakikinig at huwag nating kalimutan, ang buhay ay may kabuluhan kung ito'y inaalay kay Kristo.